for everything about life. Bam. For everything about life beyond the game. 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 Visit spin.ph/life. For everything about life beyond the game. For everything about life. For everything about life. For everything about life. For everything about life beyond the game. Beyond the game. Beyond the game. Beyond the game. For everything about life beyond the game. Beyond the game. Visit spin.ph/life. For everything about life. For everything about life. For everything about life beyond the game. Visit spin.ph/life. Spin.ph/life. And mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. It's another Tuesday. So, bahagi na naman po kayo ng amin pong baliktaktakan. No, komentuhunin nyo tungkol po sa ating topic this afternoon. Pakikinggan po namin yan at i-share po sa aming mga viewers. Ako po ang inyong coach, Snowbado. At syempre, hindi po ako nag-iisa. Kasama po natin ang ating mga tropa. Unahin po natin ang ating po senior correspondent, si Boss Ruben Terrado. Boss Ruben, magandang hapon sa iyo. Welcome sa ating spin.ph program, Boss Ruben. Good afternoon, Idol, and good afternoon sa ating mga viewers. Mukhang nasa ibang lugar ka, Idol, ah. Oh, ang busy, ah. Oh, Idol, at dito ako ngayon, Idol, sa ano, sa Tagaytay. Tayo nagko-cover ng Field Cycling National Championships, no? At, yeah, mamaya, i-share ko rin sa inyo yung mga nangyayari ngayon. Exciting, no? Ongoing yun. Tumakas lang ako, Boss Ruben, dahil hindi ko matanggihan yung susunod dating magsasalita, eh. Kasi kapangalan po siya ng lolo ko, ng airpad ko, tsaka ng mga ninuno ko, si Boss Eduardo Katakutan. Boss Eduardo, kumusta ka na? Magandang hapon, Ben, Edmundo. Magandang hapon. Aray ko po. Subukan mong di sumipot kung napapasabugin ko yung, ano, yung hotel mo dyan sa Tagaytay. Oh. Hindi, Boss, alam mo naman, ikaw pa, makakalimutan ko, inutangan nga kita ng 1-6 para makapag-Gcash ako sa Lazada. Anyway, ang ating pong topic this afternoon, batiin din natin si Jama, ang ating pong tropa na behind the camera, behind the scene. Okay, ang ating pong topic this afternoon is none other than, dyan, does Nenad Vucinic. Ah, kala niyo, hindi ko alam ipronounce yun, ha? Boss, yung iba, eh, no? Yung ibang mga kasama natin, puro Coach Nenad na lang ng Coach Nenad. Oy. Then hirapan sa apelido, no? Basta European, nakita niyo si I, chi na agad yon, chi. Tapos yung dulo niya, I C, niche, ganun na agad yon, di ba? Itch, di ba? Niche, di ba? So, buti niche. Tapos pagka naman Chinese, Z tsaka H, J yon. Jiang Ji. Ganun, oh. Ayan, nag-lecture pa tayo, ha? Anyway, does Nenad Vucinic deserve a shot at coaching Gilas Pilipinas full-time? Napakaganda po ng performance to Gilas, although we lost twice sa South Korea. Pero ako, ang pinaka-quick assessment ko rito is,
of all the hastily formed teams no ng Pilipinas, hastily formed ah, alam niyo ba ibig sabihin ng hastily formed? O ano ibig sabihin ng hastily formed? O yung medyo malabo, yung mabilisan na binuo. No, eh, ito po yung nag-perform na maganda. Unahin natin, Boss Ruben, ano masasabi mo dun sa performance ng ating team, no? So young, yet so full of potential, kumbaga. Oh, very impressive yung performance, Snow, eh, no? At tingin ko, kasi although mas pwede nating sabihin din na easily form yung team na, kumbaga talagang binuo ng mabilisan, eh, tandaan din natin, medyo magkakasama na rin yan dati during the time of Coach Tab Baldwin. So, siguro nakita natin dun yung chemistry na nandun pa. Kasi, like sila Barriento, sila Belangel, matagal na magkakasama yan nung FIBA Asia Cup pa, no? Na, in a way, nakita rin natin yung kanilang samahan at chemistry na nandun. Compare that to the SEA Games team na talagang kita-kita natin, medyo kulang pa sa chemistry. At kasi itong mga bata, pinakita na dun pa rin yung samahan nila, no? With the likes of Carl Tamayo and Dwight Ramos nandun. Matagal na magkakasama yan eh. During Coach Tab. So, para sa akin, naging malaking tulong yon. Plus, yung kanilang outside shooting talagang kumukonekta rin sa game against Korea, no? Alam naman natin yung Korea kilala sa pagiging sniper sa outside, no? At nakita natin na kumukonekta yung press ng Gilas. And again, comparing that to the SEA Games team na talaga nag-struggle, eh, siguro yun ang dalawang keys dun sa ano natin, naging kampanya natin dun sa friendlies, no? Yung chemistry at yung outside shooting. Kaya nga. Okay, Boss Dodo, ikaw, ang dami mo sinasabi sa akin, nagtatatala ka sa akin eh, nung isang araw eh. Ang dami mo mga sinasabi eh. Ngayon mo nga sabihin, Boss, ngayon mo nga i-share lahat. Ang ganda ano eh. Ang gandang panoorin, Ben, no? Ang gandang panoorin ng team na yun. Yung siya lumaban sa Korea during those two tune-up games. Parang shades of ano eh, di ba? Shades of the last. Alam mo yung dalawang games sa Clark? Parang ganun yung laro eh. And you can't help but, ano, di ba? You can't help but be impressed by the performance of that team. Tapos, and be reminded at the same time of how effective yung system ni Tab, eh, di ba? No. Alam mo, Snow, nung nakita ko si Nenad doon sa likod ni Nenad likod ano? Nenad? Coach. Sino Nenad? Sino Nenad, boss? Sino Nenad? Vucinic? Ano ba? Vucinic ba? Vucinic. Vucinic. Ang Vucinic. Ek. Okay, ano nakita mo? Ano sabi mo, boss? Nung nakita ko siya doon sa likod ni ano Ben, nung ni Chot, nung SEA Games, I was reminded of Tab Baldwin. Na nakita ko sa likod ng bench ng Gilas. Oh. Yan yung Gilas nung 2014 na World Cup. Tinatanong ko pa yung mga kasama ko reporter, sina Nelson, sina Tito, sina ano. Tinatanong ko, sino yung ano sa likod? Sino yung parang kalbo doon sa likod ni Chot? Kasi ando siya doon sa may likod. Then I was told, puto si ano yan, si Tab Baldwin yan. He was former coach of New Zealand. Magaling yan. So I was wondering, ay, isang key coaching, di ba? Yung pala, medyo ini-ease na siya doon sa system nung Gilas, di ba? And now, what? 7-8 years later, yun, nandiyan naman si Nenad. Who are, ironically pala, Snow, di ba, Ben? Dala-dala rin pala ni, ano, dala-dala rin pala ni Tab, di ba? So, a lot of, ano, Jack? A lot of similarities and hopefully, it ends up, Nenad ends up playing a bigger role sa, ano, bigger role sa Gilas and the Philippine basketball in general. No, Snow? Oh, tama. No, anyway, yung mga viewers po natin, kayo po, gusto ko namin marinig yung inyo pong pananaw. Eh, mas nakakaalam mo kayo kasi yung mga fans, boss, talagang madaling araw, tinutukan nila yung mga laro eh, di ba? Kahit gabi na, kahit late na eh, no? So, ang gagawin nyo lamang po, punta po kayo sa page ng Spain, nakikita nyo yan, okay? Tapos punta po kayo doon sa Messenger logo. Huwag nyo naman pansinin yung kukuko, di pa ako nakakapagupit. Sabi kasi ng lola ko, boss, bawal daw magupit pag Sabado, Lunes, Martes, no? Okay. Punta ko kayo dito, tapos sabihin nyo, I want to join the panel para makasama ko namin kayo ng live. Okay? Tapos, yung mga viewers po natin, no, napapanood po kami ng mas malinaw. Yung mga pimple po namin na yan, nila Boss Dodo, makikita nyo na mas malinaw yan sa YouTube pag doon kayo tumutok. At syempre, follow nyo na rin po, subscribe na kayo sa aming YouTube channel. Dahil maya po, naglalabas kami ng mga videos at mga
details, no, detalyado pong impormasyon tungkol po sa mga maiinit na balita sa daigdig ng palakasan. Okay? So also comment na po kayo rito at saka request lang po kami. Sana naman po i-heart yung amin pong broadcast para naman po mas ganado kami kasi po, parang kami-kami lang po nag-uusap dito pagka hindi po namin kayo nararamdaman. So i-heart nyo naman po yung broadcast namin na. At tatanawin po namin napakalaking utang na loob yan. Alright, so boss, so ano sa tingin mo ito? Tingin mo ba kung ikaw yung presidente ng SBP, ano yung gagawin mo? Especially that, you know, ang ganda ng ginawa nitong si Nena. Uy, salamat to sa mga nag-heart agad ha. Nakakatawa po, nakakataba ng puso. Ikaw, boss, bibigyan mo na ba ng long-term si Nena o susubukan mo pa ng isa? Di ba? Kasi boss, ang hirap na, actually, ito lang ha. Ang hirap, boss, nung papalit-palit tayo ng coach. Eh. Tingin nyo kami sa Spin ha, since 2012, isa lang ang editor-in-chief namin, pinaka-coach namin, si Boss Dodo. So, ang ganda ng takbo namin. Sipin nyo, may mga live na kami. Pagtagal niyan ho, yung FHM, kami na rin ang hahawak. Di ba? Dahil mahilig ko si Boss Dodo eh. Pero di ba? Boss Dodo, tingin mo ba dapat nang bigyan ng long-term itong si Nenad? Lalo pat he's slowly proving himself? Alam mo, Snow, I've always maintained the position na ano, Tab Baldwin is still the best man for Gilas, for this job. Ha? But, realizing now, medyo naging untenable yung position ni Tab because of the things that happened in the past, di ba? Lalo na ngayon, isipin mo, Snow, lalong tumitiba yung alliance nung MVP group tsaka San Miguel, di ba? Paano mo ipapasok si Tab sa equation na yun? Ngayon, di ba, laki na friction niya with the PBA, with the Filipino coaches, and especially El Francis Shua, who is SMC ano di ba SMC sports director di ba, so medyo untenable yung situation ni Tab right now. So what's the next best option yan si Nenad, di ba? One, because he's a Tab disciple. Two, he's a very experienced coach. Simple mo, nag-coach ng World Cup yan, hanggang World Cup nag-coach yan sa New Zealand. So isipin mo, at 57 years old nag-coach siya ng ano yan, World Cup. And when it comes to Coach Chot, ako naman, I've always felt na magaling na coach si Coach Shaw, di ba? But right now, I don't know if the situation with Coach Shaw can still be ano, di ba? Can still be salvaged by the SBP people, di ba? Kasi right now, there is so much hatred going around. There is so much uncertainty going around. There is ano, di ba? Parang ano eh, I think Chot himself recognized that and proclaimed that he's the most hated man in basketball right, Philippine basketball right now. So, with 9 months to go, can you turn it around? 9 months to go before the World Cup, can you turn it around? Then 2 months before the FIBA Asia Cup, di ba? I think that's the question, di ba? So, all things considered, no? Ben, I don't know if you agree, but I think we're suddenly in a position where Nenad may be the best option for Gilas Pilipinas coach right now. Actually, boss, dugtungan ko lang ha, maraming tataka, ba't ayaw niyo si Tab? No? May iba ko kasi ako, I for one. No? Ako, parang may agam-agam ako na ibalik talaga si Tab. Kasi one, yung binanggit ni Boss Dodo kanina, meron po siyang quote-unquote beef with some of the coaches because of his being tactless. No? Ang dami niyang sinabi, di ba? He called Filipino coaches are immature, di ba? Sa PBA, ilang beses niyang, di ba, binigyan ng mga maaanghang na salita to the point na nagkasagutan pa sila ni Al Francis Chua, di ba, na, o di gawin natin tatlo import, di ba? So, yun yung mga yan eh, di ba? So, magiging problema mo doon, pag binalik mo si Tab, is yung magiging availability of players, no? Aminin man natin at hindi, kung ako, may sama ako ng loob kita, ba't ko paihiramin siya ng players? Di ba? Kung ako, kung na-offend ako kita, ba't ko ipapagkatiwala sa kanyang mga manlalaro ko? So, yun yung isang issue doon. And another thing, hindi ko po sinasabing diretso, ha? Pero ito pong link kasi ni Tab with Mark Dickel na ngayon po ay nasa Japan, ang isa ho sa mga nagiging question din ng mga opisyalis ng SBP. Kasi napupunta sa Japan natin mga players natin eh. Di ba? So, sino ba nagdadala dito? Anong koneksyon? Di ba? So, yun yung iniimbestigahan ngayon. Yung si Dickel kasi, tama ba siya? No? Nasa Japan binig si Dickel eh. Di ba? Si Dickel is bataan niya nito pong si Tab Baldwin. So, ang tanong dun is, may relasyon ba yung pag-connect ng Japan B-League sa mga key players natin, especially yung mga nasa Gilas? Masakit nga po dyan ngayon, boss. Pati Taiwan at saka ito pong Korea, pumapasok na po eh sa pang-aago ng players. But we'll talk about that later, ha? Yung mga viewers po natin, hintayin ko po yung inyo pong mga komento regarding this one. Do you think si Nenad na ang mas maganda
at hindi na si Tab? O si Tab pa rin kayo? Explain niyo po kung bakit. Pero ikaw, Coach Boss Ruben, tatanungin kita, in as far as coaching style, basketball philosophy, di ba, principle nila sa laro, tingin mo ba halos pareho sila? O kung ikaw tatansya ka ngayon, sino sa tingin mo mas lamang? Tab Baldwin or Nenad? Or may iba ka pang alam? Ito lang siguro masasabi ko, Snow, eh, no? Si Coach Nenad kasi is kind of like parang a middle ground to the coaches, eh. Si Coach Nenad kasi, from what I know, parang since the time of Coach Tab pa, yung mga later part of his reign as Gilas coach, talaga kinukuha na si Coach Nenad. At the same time, si Coach Nenad has the time to get acclimatized with the system of Coach Chot na ini-implement niya sa Gilas. So, in a way, parang nasa gitna siya eh, na he can, he's a top disciple and as well as a Coach Chot, kasi part siya ng staff even before. So, para sa akin kasi, ang hirap na magbago ng coach ngayon dahil kapapalit na natin ng coach eh, na parang ang nangyayari, para na naman tayong we all, the Federation acts if may nangyari. Katulad nung time, basta yung mga dati-dati, yung ano bang term doon, yung asugun ba ang tawag doon? O parang gano'n, no? So, parang ako, feeling ko it's too late to change coaches dahil yun, malapit na tayong mag-World Cup eh. So I think Coach Nenad could be a middle ground here eh, na he's a top disciple, he knows his in a way alam niya yung mga principles ni Coach Tab, and at the same time nakasama na si Coach Chot na he's in the program right now, at at least medyo may konting middle ground diyan na top disciple siya as well as he had the time to be with Coach Chot, na in a way kasi hanggang ngayon naman talaga si Coach Chot pa rin naman ang nandyan. So at least siguro pwede niyang ipatakbo yung gustong gawin ni Coach Chot. And at the same time, Coach Nenad can also share perhaps his philosophy na may ano rin, na may tawag dito, merong connect kay Coach Tab. And he can mix those things together, no, in order to form a team for the 2023 World Cup. So para sa akin yun ang maganda kay Coach Nenad, na he can na may experience siya with Coach Tab and Coach Chot. Okay, hinihintay po natin yung ating po mga viewers na makakasama po natin ngayon sa panel, ha? Magpapapasok na po kami in a few minutes. Punta na po kayo dito sa Spin page, tapos puto kayo sa Messenger, tapos maglagay po kayo ng kahit ano to. Sali po ako! Pwede po bang mag-join? Okay. O kaya pagka maganda naman po kayo, search, no? Ano po ang number nyo? Ayan, text nyo lang po, gano'n, message nyo po kami, ha? Sagutin po namin na ganyan. Tapos hintayin nyo po, ha? Dahil magre-reply po si Jam, ng link, kiklik nyo po yun para makapasok po kayo dito sa aming portal. Okay? So, gano'n lang po ang gagawin natin. Alright? Tapos yung mga viewers po natin, no? Ngawitin nyo na yung daliri ninyo, pahingi naman yung like. Okay? Ay, pahingi naman yung heart. Ito tanong natin ngayon. Kung kayo po ay gusto nyo na si Nenad ang magiging coach natin, bigyan nyo po kami ng like. Ayan, like. Okay? Pagka naman si Coach Tabu ang gusto ninyo, bigyan nyo po kami ng care. Okay? Pagka ayaw nyo na po si Chot Reyes, ganun. Okay? So kung gusto nyo si Nenad, ganun. Tapos ayaw nyo si Chot, ganun. Okay, ha? Hintayin ko po, ha? O yan, yung mga heart po, pumapasok na, ha? Tingnan natin lumabas yung mga ganun. Okay? Alam mo, Boss Dodo, maiba lang ako ng konti. Naahawa ako sa ano, sa Reyes sa father and son tandem. Alam mo kung bakit? Parang kinapitan sila ng malas, eh. Sipin mo, minalas yung Gilas doon sa SEA Games. 'Di ba? Yung tapos yung batang Gilas natin, minalas naman doon sa qualifying, 'di ba? Sa Doha ba 'to, boss? Tama? Yes, Doha. Diba? Parang ang sakit, eh, 'di ba? If you are in the shoes of the races or you are one of the executives of SBP, how do you solve this one or how do you face this? Hindi ko alam kung problema 'to, eh. Boss Do. Oo nga. I don't know if it's still there's still a fix in sight with the months to go before the World Cup. Eh. Sinasabi nga ni Ben, di ba? Right now, we don't need major changes, eh, di ba? Kasi, but in the case of Coach Chot and the SBP, parang parang ano ba to? Parang untenable na, eh, di ba? And I think they are hoping it can be salvaged, judging from what they've done. Judging from what they're doing, they're moving on. They're moving on without any changes to the program. So I believe
I believe they are trying to move on. And they are hoping na the fans and the supporters will move on with them. Eh. But as you can see right now, no, di ba? Walang move on sa ano. Eh. Mahirap mag-move on yung mga fans pag tinalo ka ng Indonesia sa ano. Eh, di ba? Pag tinalo ka ng Indonesia sa SEA Games, parang ang hirap mag-move on. Eh, di ba? Tapos, nakakahiya talaga. Nakakahiya. Okay. Alam mo, boss, maputo lang kita, ha? Mabuto na kita. Ramdam ko yung galit. Siguro sama na lang ng loob. Mas mababa ng konti. Nung mga Pilipino sa King to Trace, tingnan nyo, sinabi ko lang na Tamstone, tingnan nyo, hindi na ho sila nakontento. No, yung mga fans, yung mga viewers ho natin, hindi na ho sila nakontento sa pag-react lang. Isipin ho ninyo, oh, saan damakmak na Tamstone yan? Oh, nakikita nyo sa comments. Hindi ho namin inutusan yung mga fans, ha? Tinanong lang ho namin, di ba? But we're expecting yung Tamstone. Dito na lang sana sa nagpa-pop up na reaction, boss do. So, I don't know, Boss, kung ikaw si Chotre, Boss Robert, ikaw, malipat ako sa'yo. Boss, saglit ha, malipat ako kay Boss Robert. Kung ikaw si Chotre, saan ang gagawin mo right now? Ha? Knowing Coach Chot, ha, he's a PR guy as well, di ba? So, paano mo iaantanggil itong buhul-buhul na karir mo ngayon, no? Yung popularity mo and yung confidence ng fans? Anong magandang paraan? Oh, kung ako si Coach Chot, magtatrabaho lang ako. Kasi, wala namang plano ang SBP na palitan si Coach Chot. So, the only thing that he can do is work and redeem himself. Yun lang ang masasabi ko dahil he still has time to redeem himself. Mayroon pang Asia Cup, may mga FIBA World Qualifiers pa tayong parating. And again, yung talagang pinaka ano dyan, yung World Cup. So, kung ako si Coach Chot with the situation that is happening right now, I'll just work. I'll just work. Ganga. Dahil yun lang talaga magagawa ko kasi SBP is not doing anything about his job. Parang in a way, parang sa nakikita natin, his job is safe as Gilas coach. So yun lang ang gagawin ko. Magtrabaho na lang ako. Dahil yun lang ang magagawa ko. And mas maganda nga na ina-admit niya na he's the most hated man in Philippine basketball. In a way, nakakatulong sa kanya yun. Na at least aminado siya na kahit anong iba to sa kanya, itanggap niya. Pero ang problema nun, boss, ano, Ruben, parang pag every time na he talks about him and Gilas, every time na pinagdidikit niya yung dalawang words na yon, parang lalong nafa-fun yung fire eh. Di ba, boss, Doc? Parang lalong, di ba? Parang binubuhusan mo ng kalaman sa sugat eh. Ganun na nangyayari. Kasi isipin nyo ha, ilan linggo na natapos yung SEA Games ha? Ilan linggo na natapos yung SEA Games? Pero yung reaction ng tao eh, no? Nakikita mo, boss, Doc, di ba? Iba-iba iba, ako dyan. Diba? Ang tindi ko nito. And diba? I think Snow, kahit nga siguro maging successful yung Gilas teams natin in the future, I think the blame will still be on Coach Chot. Yung pure will be on the players. But yung kumbaga, kung may mangyaring hindi maganda, ang sisi lagi kay Coach Chot. So, not really, kumbaga hindi ko i-asam yung trabaho ni Coach Chot ngayon sa Gilas. Kaya nga eh. Actually, more than fake. Galit mga tao, no? Baka baka sabihin mo nasunog, may nasunog sa akin yata, tingin ko ang blame ng tao, blame si Coach Chot. No, ganun, ewan ko. Ganun, I don't know if it's fair. But I think ang naka-contribute noon, no, is inaction on the part of SBP. Correct. They were very tentative, di ba? Ako, boss, ang pinagtataka ko kasi ngayon is bakit ang SBP hindi ho magsalita? Ba't di ho nila ma-address? Kasi one simple explanation why they are keeping itong si Chot Reyes would surface siguro itong hatred, no? Itong hatred ng mga fans. Di ba? Kasi one, siguro baka nagiging ano na nila, boss, parang nagiging buffer na nila itong shock absorber na nila itong si Chot. Siguro ganun na lang yung nangyayari, di ba? O, si Chot naman ang tinatamaan eh. Muna tayo rito. Diba? But at the end of the day, another sorry performance, hindi na ho si Chot ang tatamaan lang yan. Diba? Marami na po yan. No, tandaan ho ninyo, when you talk about basketball fans, you're talking of people power. Diba, boss? Kung ilan ho yung pwedeng magmarke sa EDSA para mapuno yan, ha? Hanggang sa harap ng SBP, saan ba SBP office kayo? Sa Ultra? Diba, boss? Kayang punuin ng mga galit na basketball. Tandaan ho ninyo, sorry ho sa ibang mga sports, ha? Mahalaga po kayo sa amin. Pero sabi nga nila, sa Pilipino, sa ordinaryong Pilipino, hindi naman natin pinag-uusapan yung tayo-tayo na nasa sports, ha? Sa mga ordinaryong Pilipino, mawala na po ang ginto sa lahat.
Huwag lang ang basketball. Di ba, boss? Boss Do? Yes. Ito nga yeah. Eh. Ito, ewan ko lang, boss Do, kung sasangayon kayo sa akin, ha? Ewan ko lang kung sasangayon kayo. Boss Ruben, ewan ko kung sasangayon kayo sa akin. Eh, kayo mga fans, ewan ko kung sasangayon kayo. Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Tapos, Philippines versus USA, sabay hong lalaroin. Ay, ewan ko kung saan naman yung mas maraming manonood. Baka hulangawin yung Pacquiao Mayweather. Di ba, boss Do? Di ba? Oh, ganun ho katindi yung passion natin mga Pilipino sa basketball. Kayo ba mga fans, naniniwala kayo? Pag nagsabay yung Pacquiao Mayweather, tapos yun pong, yung pika, yung Pacquiao Mayweather 1, tapos yung pong Philippines versus USA sa basketball, oh, ano mo panonoodin nyo? Sa kayo bibili ng ticket? $1,000 yung kay Mayweather Pacquiao, $2,000 yung sa Philippines, tsaka USA. Sa kayo manonood. May pera kayo, ha? May pera kayo pareho. Ayan, boss Do. Di ba? So, engage natin yung mga viewers natin. Okay. Mukhang may mga, sana po may, basta, boss Ruben, boss Do, yes, may sasabihin ka? Boss Ruben, boss Do? Yes, si Ruben, ako okay lang. Gumagano si boss Dodo eh. Okay, basa ko ng mga messages. Si Holocaust Shot, o Holocaust Shots na boss, parang nagigits kayo sabihin. Holocaust Shots. Okay, Nenad might be the middle ground, but Coach Tab has the fire in which you know he'll make adjustments within the game and not give up. You can see how the players play when Tab was the coach. Okay, may point naman po siya. Next part tayo mga viewers. Joel Dumanais. Oh, Dumanais o Dumanais. Mga sirs, para sa akin po, kung pinaka-imposibleng maipasok pa sa eksena si Coach Tab at maganda ang ipinakita ni Coach Tenet at magagahol na tayo sa preparasyon, siya na lang. Ang tingin mo nito, boss, to? Gahol na tayo sa oras eh. Gahol na. I think di naman. Gawin tayo kung ano yan. Gawin tayo kung pinag-uusapan natin dyan is yung FIBA sa Cup din, di ba? Which is what? Ah, wow. Down the, it's in the horizon already, di ba? Pero World Cup, I think there's, but they should act now. The tentative stance should stop. Diba? Pero ako, Boss Ruben, tingin ko dito, Boss Ruben, kaya tahimik na, kaya ano yung tatawag mo doon kung parang hindi naibos eh? Ano yung tawag doon yung hindi na sila gumagalaw? Yung, oy. Yung parang nakahiga na lang, di ba? Yung naghihintay na lang. Ano tawag doon, boss? May term yun eh. May term yung boss doon eh. May term yun eh. Ben, ano yung term Ben? Wala, nawala si Ruben eh. Tayong dalawa na lang to. One-on-one na tayo rito, boss Do. Hindi, boss, yung impulsive, di ba? Pag ano ka. Basta may term, nakalimutan ko na. So parang ganun yung kaya ganun yung SBP ngayon boss. Yung parang kasi wala na silang care, 'di ba? Tingin ko boss magpapalit talaga ng liderato na 'to eh. 'Di ba? Nasa talaga. Transition na 'to eh. Baga parang oh, 'di ba yung parang 'di ba? Ano hayaan na muna natin 'yan tapos hintayin na lang natin na mag-take over yung San Miguel. Tapos hintayin natin kung ano yung magiging galaw nila. 'Di ba parang ganun talaga. Yung nangyayari boss eh. 'Di ba? Pansinin mo. Feeling mo ganyan. Ah, ako, piling ko. Kayo, piling nyo ba mag-take over ng San Miguel any moment now? Kasi marami ako nakausap, boss, na doon na papunta yan. Di ba? Kasi the mere fact na tahimik ang San Miguel ngayon, they're not even issuing statements regarding the visit, is that maybe they're in for something big, no, to announce in the following days. Tingin mo, boss Dodo, marami ka nakakausap sa MVP group, eh. Di ba? Kasi, walang pinag-iba yan kay Duterte, eh, boss, eh. Uupo na si Bongbong, di ba? Si President Bongbong. Lalo na siya. Sabi nga nang ni Boogie, yung kasama ko ngayon, ano? Sabi niya, press the ball na lang yan. Press the ball na lang. Di ba, boss? Ano na? Wasting the clock na. Wasting the clock. Wasting the clock na lang. Di ba? Pero napansin mo, di ba? Si Duterte, timing na, di ba? Wala na announcement. Wala. Di ba? Naghihintay na siya na mag-clear. Naglilinis na siya ng kwarto dahil ipapasa rin niya kay Bo. Baka ganun yung SBP ngayon. O kayo ba mga viewers? Tingin nyo, ganun. Pero muna, papasukin muna natin mga tropa natin. Si Dave Clint Basa, at saka ito pong si Jay. All right, si Dave Clint Basas saka si Kevin Hechanova. Oh, si Kevin nakasama natin to last time. Saka si Jay Castro Cabrera. Okay, papatiin muna natin si Dave Clint Basa. Mga boys, pwede niyo bang ipihit ng ganung konti yung cellphone niyo? Try niyo nga ipihit niyo ng ganun. Tanggalin niyo muna, dapat naka-auto-rotate ta. Auto-rotate niyo muna. Ayan! Mas maganda yung gilid. O, auto-rotate niyo muna yung phone niyo. Auto-rotate niyo muna. Auto-rotate niyo kasi pang-amateur kasi pag ganun eh. Yung naka-vertical yung video. Ayan, auto-rotate mo muna, boss, ha? Para hindi ka sideways. Ayan, yung mga papasok kong susunod, ha? Ayan, o, auto-rotate. Dave Clint, para ka nasa circus, ha? Alasin mo yung auto-rotate. Yung auto-rotate mo. Huwag na, okay na yan. Unahin natin si Jay Castro Cabrera. Jay, kumusta ka na, partner? First time, ha?
Yes po, first time po. Oh, nga. Ano feeling? Medyo kinakabang. Habang nasa waiting room, kinakabang ka ba, Idol? Ha? Oo, okay, kinakabang po ako. Baka mabulol ka ako ko eh. Ah, okay. O mamaya, bibig na kayo ng chat sa mga tropa natin. Na. Pero unahin natin si Kevin. Kevin, kumusta ka naman? Nasa ka ngayon, partner? Parang nasa airport ka. Sa biyaya ko, nag-grab food ako, sir. Ah, grab food ka. Tumigil ka lang. Sipin mo. Unahin na natin to, boss. Kasi nasa biyaya ko. Baka matigay yung ano, tayong sisihin ng customer eh. Para may order. Pero wala akong booking. wala akong booking. Pero nagpapabooking ka rin minsan. Nagpapabooking ka rin minsan. May tsura ka eh. Nagpapabooking ka rin. Hindi. Okay. Dave, mukhang nasa opisina ka. Mukhang work from home ka. Parang nanonood ka pa dyan ha. Opo. Work from home. Nasa bahay lang. Pero nasa ano ka, Maynila, Pilipinas? Bulacan. Nasa Bulacan ako, Idol. Nasa Bulacan. Ang dami raw magagandang Bulacan niya dyan, pre. Totoo ba yun? Di ba? Oo, kasi asawa ko Bulacan eh. Anyway, unahin ko na si Kevin ha, kasi baka mag-booking to, partner eh. Kevin, ano masasabi mo dito? Sa tingin mo ba, bagay na si Nenad? Ano yung nakita mo na katangi na parang masasabi mo na, sige Nenad, ikaw na ang mag-coach? Sa akin, sir, Okay na siya kasi first time niya pa lang mag-coach pero sobrang dikit lang ng laban. Tapos halos nasar yung Korea, dalawang laro, halos wala pa sa 10 points yung lamang. Kaya nakakatuwa rin kahit papano, kahit sa saglit lang na panahon na dikit yung laban kahit friendly game lang. Pero Kevin, bukod doon sa dikit yung laban, ano yung nakita mo na, oy, magaling tong coach na to ha, mukhang kayang ano ha, ano yung mga napansin mo? Ano sir, yung execution ng bola, sobrang ganda ng mga play. Tapos yung mataas yung percentage ng shooting outside. Tapos maganda yung mga players ngayon kasi sila yung magkakasama nung last year. Si Ravena lang yung nadagdag. Kumbaga, parang ano lang nila, basta pampaganda lang din. Ah, ganun. Boss, do, may tanong ka kay Kevin bago natin pakawalan si Kevin. Kevin, isa lang ang tanong ko. Sir. Ayaw mo na ketchup? Umay na, sir. Umay. Eh, paano? Paano, Kevin, kung bigla ka nag-deliver kay Chot Reyes? Nag-deliver ka ng pagkain. Paano? Magpapapicture ka? Paano approach mo? Papapicture pa rin tayo, sir. Papapicture pa rin. Siyempre, malaking kapatalan pa rin na mapapicture tayo kay Coach Chot kasi marami na rin siyang naano. Nayambag, kumbaga. Yan. Pre, boy, Kevin, isa bird. Kevin, may tanong ka, boss? Do? Go, boss. Do. Boy, birthday ni Jay. Baka makalimutan mo, Snow. Baka makalimutan mong batiin. Si Jay to? Si Jay Castro, Cabrera? Si Jay? Okay. Anyway, Kevin, isa na lang. Kevin, so nagdi-deliver ka, gano'ng ka nakatagal sa Grab? Gano'ng ka nakatagal sa Grab? Since pandemic. Malabike lang ako. Oy, bike. Boss, mag-ingat ito, ha? Uy, ang hirap ng mga... Saludo ako sa mga nagbabike, ha? Kasi... Kaya medyo nangingitim na. nga. Ang hirap ng boss ay nakabike, no? Di ba? Oo, mahirap yan. Kevin, may mga artista ka na na-deliveran? O kaya kila Boss Ruben, nakapag-deliver ka na ba dyan? Kila Boss Todo? Babike din yan, Silvin. Ha? Wala pa naman, sir. Mga ano pa lang, yung sa Channel 7, yung mga babae. ganun. Sino, may mga artista rin? May mga artista, Kevin? Yes, sir. Meron din, kahit papano. Wow, nga. Pero wala pa namang nataon, boss. Boss Ruben, alam ko nanonood kayo lagi ng mga pelikula, mga short films eh. Kevin, wala bang nangyayari sa'yo na pagpasok mo, pag-deliver mo, inaakit ka ng babae? Di ba yun, papa? Kevin, salamat ha. Salamat sa'yo ha. Pwede kang tumama dyan. Pero pwede na, bitawan na kita kasi baka may booking ka, maka-apit pa kami sa trabaho mo. Salamat, Kevin. Thank you po. Thank you po. God bless. Thank you. So, unahin natin to si Jay. Parang napapanood ko ito sa mga ganong klaseng pelikula. Ito si Jay, di ba? May balbat. Pero Boss Ruben, ikaw magtanong kay Jay. Boss Ruben. Hindi, question ko lang, Jay. Anong happy birthday nga pala, ha? Yung birthday mo?
Galit yata sa sa'yo. Anyway. Si Jay yata yung birthday. Oh, si Jay. Baka, si Jay. Baka bigla tayo awahin dito si Jay. Oh. Baka problema ka tayo sa ano ni Jay. Hang na yung ano. Yung post pa naman ni Jay, pre, tumigil na nakaganon eh. No? Yung parang galit eh. No? Yung, pero nakatigil lang siya. Anyway, Dave, ikaw muna. Dave, parang take mo dito sa ano natin. Boss Ruben, baka may tanong ka para maiba naman. Hey, ano masasabi mo? Coach, ano ba? Dapat si Coach Nenad na ba? Si Coach Chot pa rin? O si Tab na? Si Tab ulit? Actually, boss, ano sana, pass ako dun eh. Kaso nung narinig ko yung mga balitaktakan yun na matagal na pala yan si Coach, no? Ako kasi hindi ako particular dun sa coach na ano sinasabi binabanggit, no. Pero gusto ko kasi yung tipong ano idols no, no, yung Gilas na lumalaban. Kung sino mga pagbibigay or sino yung coach na yung talagang naibibigay ng mga players niya yung lahat niya. Kanilang ano, yung kanilang talagang kita mo kahit ano, kahit malalaki o ano o yung alam mo malalaki yung kalaban, matatangkad o yung lumalaban. Yung kung sino man yung coach na makapagbibigay, makapag-motivate sa mga players natin na gawin nila yung best nila, doon ako. Diba? Ang problema kasi eh, hindi naman personal, nagalit ako kay coach ano coach chat, no? Kasi parang naging familiar na, parang kampante yung mga players niya sa kanya eh. Yung tipong nakikita mo okay lang, ganito lang yung kailangan kong ibigay. Parang hindi nila binibigay yung kanilang the best. No, wala akong particular na coach sa sasabihin or kung sino, pero kung sino makapagbibigay sa coach natin na ma-motivate yung ating mga players na they gawin niyo lang lahat ng gusto niyo, masaya na yung buong Pilipinas sa ginagawa niyo, okay na tayo doon. Kasi let's face it, talagang yung iba naman, 'di ba? Yung ibang mga countries talagang malalakas yung mga kalaban, malalaki, etc., etc. And it's hard for us to sometimes na ano, no, to shoot for the stars, but bigyan mo lang ng magandang effort, bigyan mo lang ng ano, magandang laban yung mga ganun. Okay na ako doon. That's ano, that's a fun in me talaga. Ganun lang yung boss, ganun sa. Naka-mute tayo dalawa. Nag-uusap tayo boss, todo pareho tayo naka-mute. Yun nga. Tama si Dave. Yung mga fans, gustong-gusto nila yung Gilas pag lumalaban. Diba? Gusto nila yung Gilas pag yung, alam mong underdog, pero pinapahirapan yung kalaban, di ba? Minsan, kahit yung talo, masaya sila, di ba? Oo, tama, boss. Kasi kita mo dati, yung nag-ano tayo sa World Cup na yun, ano tayo dun eh? Alam yun, nakikita mo yung mga players natin, talagang motivated, takbo kong takbo, talon ng talon, rebound kong rebound. O like, example, yung Mike Pingris dati, naglalaro, lupit. Alam mo yung tipong kahit na malalaki, lumalaban. Sinong coach ang makapagbibigay or makapag-motivate sa mga players natin na gumawa ng gano'n? Gawin yun lahat. Patay kung patay. Ganyan. Duguan kung duguan. Doon ako. Ako nga, actually, kung ano pa lang si coach Yeng Yao, okay ako doon. Kasi doon mo talaga ano eh. Doon mo makikita na lumalaban yun. Kasi pangit yung, we Filipinos are ano talagang diehard nga, sabi, di ba? And alam naman natin na maliliit tayo. Pero, yung puso natin, dapat doon makikita sa laro natin. No? To, sige, sabihin natin, 10, 20 yan naman. Pero alam mo, andun yung puso. Ay, di, lumalaban pa to. Tumatakbo pa rin. Humahabol pa rin sa bola. Ganun. Di ba? Ganun, boss. Ganun, mga boss. Ganun ang gusto ko din mapanood. Okay lang natambak, pero kita mo, lumalaban. Mike Pingris, umi-rebound. Ganun ang laban. Oo nga. Maganda yun. So gusto mo, anyway. So, oy Dave, salamat sa iyo ha. Salamat sa iyong partisipasyon. At parang ang dami mo na ipo na basyo ngayon doon sa comment section natin ha. Pero siguro ipaliwanag lang natin yung sinasabi mo is that, sabi nga nito si Dave Boss, ang pinaka-gist na sinabi niya is, Di ba ning tambang basta't lumaban, nakita niya lumaban, di ba? Boss do, no? So, yung trait ng mga Pilipino, yung palaban eh, di ba, boss? Yung malakas ang fighting spirit. Kaya nga yung Ginebra sikat eh, never say die, talo na. Di ba? Nilalaban pa, di ba? Okay. So, salamat sa iyo. Dave. Thank you, Dave. Ha? Nawala si Jay eh, no? Naglolokoro yung kanyang signal.
So right. hindi naman natin maano yan, masisisi kasi nga po medyo nag-uulan no, sa ibang mga areas. Boss Ruben, basa muna ako ng mga messages ha. Tapos ikaw nga sumagot dito sa next question natin. Okay. So basa tayo ng mga questions. Okay, sabi ni Jack Maulen, aanin mo ang laban ko 06 sa World Cup, okay? Next tayo basa natin yan ng jam. Don Tiburcio, coaching, ginawa tayong winless sa last World Cup. Unga, ipangit yung patay kung patay. Dapat meron din talino. Yan yung mga natututunan naman eh. Yan yung may nai-inject eh. No? Election na Mesa Edubas. Palitan si Chot kasi history, nanalo tayo sa international basketball na forfeit. Parang insulto naman sa Pilipinas. Mas okay na matalo ng pinaghirapan at ginawa ng the best para sa bayan. Ito, bumalik na si Jay. Jay, sana okay ka na, ha? Hindi ka nagalit namin, ha? Binati ka lang namin na happy birthday, parang nagtampo ka na. Hindi naman kami dapat pala tol, binili na muna si Hechanova kanina, nadala na kami ng Grab food eh sa office namin. Birthday mo pala ngayon eh, di ba? Anyway, ano take mo, partner? Ano take mo dito sa ano natin? Okay ka na ba kay Nenad? O gusto mo talaga si Tab? O gusto mo pa rin si Chot? Ano? Sa akin po kasi, but kaya, di ba may kasabihan nga sila na why you fix if it's not broken, di ba? Uh-huh. Ano po? Chot ka muna. Chot ka muna? Hindi po, ibig sabihin. But nila ini-insist si Chot tsaka yung anak niya, di ba? Uh-huh. So tingin ko, okay naman yung tinatakbo ng team eh. Di po ba? Uh-huh. Kay Nenad or kay Coach Tab? Ah. Bakit po kaya nila pinipilit pa yun, di ba? Tingin, ano po kaya? Ba't po kaya ganun? Eh, willing naman kung mag-coach yung dalawa, di po ba? Eh, ba't kaya pinipilit nila si Coach Chat at saka yung anak niya para sa under 16? Yun lang siguro yung tanong ko na bakit. So, now naiintindihan ko na si Jay kasi sinasabi niya, panahon ni Tab, panahon ni Nenad, hindi yeah, naman sira. In fact, maganda yung takbo. Bakit pa kayo kailangan pang palitan kay Chot? Tsaka... Oh, tama. Ganun sinasabi mo, Jay. No? So, kumbaga parang ang punot dulo ng problema ngayon, eh, sinasabi ni Jay, nung pinalita si Tab, di ba? Kasi dati Tab, tapos din, yan yung mga nakaposisyon nun eh. No? Hindi kasi natin alam kung ano nangyayari dun, Jay eh. No? May malalim na kwento yan. Siyempre, ayaw na nilang ilabas. Diba, they'd rather keep it to themselves. Diba, boss doc? Ganun yan eh. Diba? Pero kami, siguro, naghihintay na lang ng mga development dito. Pero isa lang, boss, ha? Jay, tumabingi ka. So, sa mga pagkukwentuhan natin ngayon dito, boss, sa pakikipag-usap natin sa mga fans, na sa mga sports, ayoko sana sabihin na fans, boss, eh, no? Parang ang dating naman natin, artista, eh. No? Ayoko naman sabihin sports fans, napaka-vague, no? Sa mga tropa natin, mga ka-spin natin, no, is that, dito natin nababasa, napupulsuan na open na sila, boss, ngayon sa mga boss Ruben, ano, napapasin mo 'yon? Yung mga Pilipino open na ngayon sa mga international coaches eh. Dati, 'di ba, parang 'di ba may nagdadalawang isip, 'di ba, nung panahon nila Baino, 'di ba, boss? No. Yung kumaso, sino ba may mga inayawan nila? Sina yung sa ano, boss, yung sa San Miguel, yung short-lived, yung career si Tad Perbs. Oh, 'di ba? Medyo may ganun yung mga Pilipino noon eh sa mga foreign coaches, napamahal lang yan kila Raiko, di ba? Tapos ito nga, di ba? So mukhang open na ngayon eh. Ikaw tingin mo, Boss Ruben, dapat ba talaga na ano? Kasi dati yun, nagtatanong yung mga Pilipino, bakit pagka may foreign coach sa PBA, kumbaga pinuputak din ng ano, di ba, ng kritisismo. Pero sa volleyball, sila Buntay Bundit, di ba? Boss Ruben, welcome na welcome. Ang explanation, sa basketball kasi magagaling na tayo. Ganun dating eh. Di ba, boss? Naalala mo? Magagaling na tayo. Wala na tayong kukunin pang technology. Sa volleyball, ngayon pa lang tayo natututo. Kinukuha natin talent nila. Tingin mo ba, Boss Ruben, ganun pa rin yun? Applicable pa rin yun ngayon? Boss Ruben, ikaw nagko-cover ka ng mga ano, ng volleyball, di ba? Sana hindi na kasi I think yung pagkadating nila Coach Tab and Coach Raiko, opened ano eh, yung mata ng publiko na meron pa tayong kailangan matutunan. Learning never stops, ika nga. So, I think slowly but surely, nakikita na natin eh, based din naman sa pulso ng ating mga viewers, na gusto nila si Coach Tab, open ang Pinoy sa foreign coach. In fact, kahit sa ibang sports, yan ang trend eh, na kumukuha ng foreign coach.
Heidi Lindigas, kamuha ng foreign coach. Si EJ Obian nasa foreign coach. So, slowly but surely, yung nabumubukas na yung mata ng publiko pagdating dyan sa foreign coaches na yan. So. Okay, ito may nag-comment dito. Sabi ni Zep, Zrep Yaknul. Mga sirs, ito Boss Dodo, sa ito naka-address ha. Mga sirs, di po kaya pwede maggawa kayo ng special interview with SBP? Pwede ba nating ilayan na SBP? Boss, spin zooming o ayaw talaga nilang humarap? Ngayon. Alam mo, Snow, right now, di mo alam who's talking on behalf of the SBP, eh, di ba? Kasi lang. Ang ano dyan is, when Tab came in, na-ease out si na Butch, di ba? Na-ease out si na Butch Antonio, who was the, ano ba ang ano ni ano, Ben? I think he was assistant to Mr. Sally Barrios. Parang PT siya eh, pero more on internal, parang ganun. Tapos, nung pumasok, nagkagulo kay nung nandun si Tab, ang ano lang, special assistant to the president, si Ryan Gregorio, was handling the media affairs of the SBP, di ba? Tapos, after a while, na-ease out si Tab, nawala rin ang boses si Coach Ryan. Ryan. So ngayon, pagpasok ni Coach Chot, bit na naman niya si Butch Antonio, di ba? So all along we were expecting Butch to be talking to ano. Pero after the SEA Games disaster, mukhang may nangyaring gulo sa loob. Alam mo yung 2 days later yung nag-apologize si ano, di ba? Alpalillo, di ba? Nagkagulo na naman doon. So I was in fact asking them, sino ba ang ano ngayon? Sino ba dapat pag ano? Sa gitara. Sino dapat salita? So sino? Kung ano eh. Oh, so, kung gagawa tayo ng interview ngayon, sinong kakausapin natin? Si Butch Antonio, si Sally Barrios, o si Ryan Gregorio, o si Alba? Hindi ko na alam. Si actually, boss, to be fair, pag si Alan tinanong mo, parang dinelegate niya sa mga tao niya eh. Di ba, boss? Oh, same way sa atin sa Spin, di ba? Pag nasa PBA, naka-delegate na yan kila Boss Ruben, di ba? Kila Carlo, di ba? Di ba? So kumbaga, yung pa lang, we don't even know who to talk to. Tapos, isa pang problema mo dito, Boss Do, isa pang problema mo dito, sino pa na nagtitimon sa taas ng SBP? Si Alpanlilio ba? Si MVP ba? O si Ricky Vargas? Di ba? Doon din eh, di ba? Di ba? Yes, so, yes. Taas, di mo alam. Sa baba, di mo rin alam. Diba? So, sino? Di ba yung coach natin ngayon? Hindi mo alam kung si Chot pa ba? O si Nenad na? Pero ito si Elmer. Ito, boss, mukhang may... Makapili tayo sagutin ni Elmer. Oh. Magkakaproblema tayo dito, Boss Ruben, sa next guest natin. Si mukhang kasaway ito eh. Oh. Kasaway, hindi, kamukha. Taga ano ka? Kamukha ni ano eh. Kamukha ni Ariel Bangwag yan. Di ba si Ariel yan? Oo, kamukha ni Ariel. Hindi. Hawig ah. Hindi ah. Elmer, duda ko taga ano ka? Taga Cagayan, Bali. Ay, tama ka dun. Idols, no? Kasi yung tatay ko. Yan. Ha? Bakit? Ba't mo alam, Snow? Eh, yung abogado ko, taga ano yun eh. Bali. Kasaway eh. Tsaka, ayaw ko lang pag-usapan yan. Ayaw ko lang pag-usapan yung abogado. Natawa si Boss Rubin. Alam niya agad eh. Okay, anyway. So, Mar, anong tingin mo dito? Tingin mo, ano yung magandang solusyon ngayon para sa Gilas na to? Stick na ba tayo kay Nenad? Kasi paubos na yung oras eh. Di ba? Isakit natin mga Pilipino yan eh. Di ba? Kung paubos na yun. Alam mo, pag nag-July, boss, sakto isang taon na lang ha. World Cup na. At hindi lang yan World Cup ha. Host po tayo dyan. Host po tayo. Di ba? Mm. So, dapat may mapatunayan mo tayo dito kahit isang panalo. Kasi boss, kung kailan tayo nag-host, tsaka wala tayo napanalunan. Di ba, boss? No. Kasi nung yung dalawang punta natin sa... Boss, tama ba ako? Boss Ruben, tama ba ako? Yung dalawang World Cup natin, nanalo tayo kahit isa, di ba? Isa Angola. Hindi. Natalo tayo sa... Winless tayo din sa huli, di ba? 2019 sa China. Winless tayo sa 2019. Ah, pala, yung China pala. Hindi, boss, di ako nakamonitor ng mga time na yun eh. Pero di ba yung 2016? 2014, tinalo natin yung, ano, di ba? Senegal. Angola. Senegal pala. Tapos may isa pa tayong tinalo before. Okay, anyway. So, Mark, tingin mo, ano maganda rito na dapat na natin gawin ngayon? Kumbaga kung paano, pag sinabi mo, magseryoso na tayo, yan, ano yung hihilingin mo? So, kung talagang seryoso na yung gagawin nila, eh mag-stick na tayo kay Nenad. Kasi, yun na talaga, pinakitaan na tayo kahit isang beses pa lang yung
isang tournament pa lang yung pinaglaruan niya eh. Na siya yung namuno eh. Kitang-kita mo naman yung resulta. Though, talo. Alam mo yung ano, pumapalag pa rin. Saka, tignan mo yan, wala pa tayong naturalized spray at that time. So, doon pa lang, sasabihin mo, sistema talaga yung kailangan natin eh. Hindi yung walang kamatayang dribble drive offense. Hindi na kasi mubra eh. Hindi na kasi mubra talaga. Ngayon, kung siyempre, lahat ang umaasa tayo na coach tab pa rin. Kaso, with the development nung pagkamay ng SMC tsaka MVP groups, sana nga, walang politics. Pwede na lang ano yung si tab. Kunin uli with the help of Nenad. So, kung yung dalawang yun ang ano natin, kahit limited time lang tayo, siguro may palag tayo sa World Cup eh. Pero kung mag-stick pa rin tayo sa dati na nating sistema pa, eh, wag na tayo umasa. Wag na tayo umasa kahit isang panalo. Nakamute ka, idol. Nakamute ka na naman. Okay. Sorry, nag-aayos din ako ng headline sa PTV Sports eh. Okay, so pero, Enmar, balikan kita. Puntahan ko muna to si Jeric para nagpa-follow pa to para lang maka-appear sa TV. Boss, talo tayo nito, boss. Nakaayos yung buhok niya, ha? Tayo, okay, sumata. Ganda ng buhok. Okay, no? Pero ito, mukhang bagong parlor pa eh. Nakatayo pa eh, no? Asa ngayon, Jeric? Para mahina signal mo, ha? Nasa abroad ka ba? Sa bahay lang po, sir. Pilipinas? Opo. Okay. So ito, mukhang nawawala yung signal mo, Jeric. So, take mo dito sa atin. Nenad ka na ba? Ano? Shot pa rin? Coach tab pa rin ako. Ah, coach. Ayan lang, tawag dito. Yun nga, wala na tayong oras para makipag-negotiate kay Coach Tab. Pwede na din si Coach Nenad, kaya lang sa akin, Coach Tab pa rin. Kasi parehas lang naman sila ng system. May off-ball movement. Maganda yung ikot, saka may defensa. Hindi ka mukha kay Dispagama. Walang ka defensa, walang ka ikot-ikot ang bola. Walang ka kwenta-kwenta. Okay. Pero Jeremy, kung sir, kung meron ka isang bagay na ayaw mo na para sa Gilas, ano 'yon? Alvin, medyo mahina yung dala sa akin. No, hindi, kung may isa kang ayaw na sa Gilas, yung kung sa continuity, yung ayaw mo na ituloy, ano 'yon? Yung dribble drive. Ayaw ko na tuloy. Dribble and drive, eh, no? Na-solusyonan na kasi yan eh, no? Tsaka ano kasi dito, boss, do, eh, no? Ang kahit nga si Raiko, di ba? Even before, ah, before the SEA Games, sinabi niya, dribble and drive is good, but, you know, it should not be your main system. Naalala mo yan, boss, do? Parang sabi ni Raiko, eh, is that it should just be one of boss, technique? Ano ba sinabi niya? Di ba? One of your system. Elements. One of the elements, but not really your system. Di ba? So, tama nga siya, no? Tsaka doon pa lang, boss, sinabi na ni Raiko, di ba? Dribble and drive. Kualo sabihin niya, alam ko na yan, huwag niyo nang gamitin yan. Di ba? Di ba, boss? Pero alam mo, boss, ako dito, ha? Jeric, tsaka Elmar, ha? Ako dito, ang isa dito is that, ako siguro, I'll stick doon sa sinasabi ko sa inyo na nauubusan na tayo ng oras. Kasi kung kukuha ko tayo ng bagong coach, kung hindi si Nenad, hindi si Tab, hindi si Chot, kumanap na ho tayo kasi, boss, one, that familiarity with the players. Yan yung nagiging problema, boss, pag nagka-foreign coach. Kasi pagdating dito, hindi nila alam yung laro, di ba? Hindi nila alam yung laro ng RJ Abarrientos, si Belangel, di ba? Hindi nila alam yung Dwight Ramos, hindi nila alam. So pag-aaralan pa nila. Parang coach yan eh, di ba, boss? Pagka may coach ka, ano bago, siguro mga ilang oras, ilang araw mo bago matutunan. Di ba, boss Ruben? Yung kaibigan ko nga po na nagmumotor, boss eh, siguro mga tatlong buwan bago niya magamay yung motor niya eh. Yung si Gerald, boss, yung nakikiligay sa tabi ko. Tatlong buwan niya bago natutunay yung motor niya. Di ba? So ikaw, Elmar. Elmar, pahabol na lang. Pahabol na lang, Elmar. Anong tingin mo yung ano? Ano sa tingin mo yung dapat na gawin natin ngayon moving forward, Elmar? Oy, nakamute ka. Elmar, nakamute ka. Okay. Sorry. Ayun. Yun nga, dapat gawin moving forward. Una, mag-field na talaga tayo ng mga naturalist player na di lang si Kwame. Kasi
Yan, ito na ngayon, nangyari na, wala tayo ngayon. Or yung mga college players natin at saka yung mga hindi na nasa under 16, ngayon pa lang pag-aralin na yung sistema na in-install na yung European style ng basketball ni Nenad. Kasi tingin ko naman kung yun ang susundin natin, eh, may ano na rin, may guidance din naman siya ni Tab way back pa. Kayang-kaya natin makapalagay sa World Cup sa 2023. Hoping ako diyan. Pero kung babalik pa rin tayo doon sa mga nakasanayan natin sistema way back, eh wala. Hindi na tayo aasang makakaisa man lang sa ano sa World Cup. Saka siguro kung talag na yun, nag-joint burst na si MVP at si SMC, siguro naman kaya na nilang asikasuin kay Clarkson kung gagawin nilang local. Kung obra. Pero kung wala, stick na tayo ngayon. Pero dapat ngayon pala maghanda na. Okay. So, salamat sa iyo. Okay, so Elmar, maraming salamat sa iyo, boss. Boss, no, naka-mute ko lahat. Salamat sa iyo, Elmar, ha? Sa ulitin, ha? First time, Elmar? Yes, first time. Sa ngayon, nasa Cagayan ka o Manila? O nasa, alam ko yung ano mo, ha? Yung background mo, alam ko yan. Pakita ng background mo, alam ko yan. Nilibre sabon dyan, na maliit. Nilibre sabon naman, nasa bahay. Nag-materisal ako. Nasa bahay. Anyway, oy, happy Father's Day, ha? Belated, Elmar, ha? No, ay, salamat po. Salamat sa'yo. Ay, boss, happy Father's Day, tsaka Boss Dodo, ha? Happy more Father's Day, ha? Sa'yo, Boss Dodo. At sa'yo rin. Okay. Salamat. Anyway, Mark. Salamat. Napapaalam na kami. Pero bago ako, boss, magpaalam, pumasaan na tayo ng ilang mga text, mga messages po ng ating mga viewers. Okay, inuulit ko po, ha? Kung hindi ko namin nabasa yung messages ninyo, wag ko kayong magtampo. No, tandaan nun ninyo, ginagawa ko yung basihan. Alam nyo, gagawin ni Boss Dodo yan. Astos, no? Follow up mo nga itong sinabi ni Alexon. Sabi ni Alexon is parang ayaw masapawan, hindi magandang tingnan ang matagal na kasanayan ng SBP, sana magkaisa. Oh. Tapos sa tawag ulit si Boss Dodo, tingnan mo nga itong kay Kaplog with Jack. No, I've said this before and I will say this again. Palitan yung mga namumuno dyan sa SBP at ilagay yung mga opisyal na walang koneksyon sa ibang business. Boss Ruben, tingin mo ba, if San Miguel ang hahawak, para mauulit lang yung sa MVP kasi may mga director din ng mga kumpanya nila yan eh. 'Di ba? 'Di ba? Tulad si Alchua boss, ano yan? Alam ko director siya ng SLEX. 'Di ba? Apart from the director ng sports no ng San Miguel. So may mga iba pa rin yan. But, do you think ganun din ang resulta yan if ever Boss Ruben San Miguel ang uupo? Strong edge kasi ng San Miguel dyan is si Gopal. Kahit sabihin natin nasa SLEC siya, kumpanya ng San Miguel Corporation yan. Mas fans a coach sa basketball. And, I think sa puso niya, basketball siya. So, I think yung edge siguro kung saan kailangan marawag po si Gop someone like Gopal na may napatunayan na sa basketball kahit pa paano, di ba? Being the sports director of San Miguel at championship at NBA. So, I think yun ang advantage kung si... Siyempre, with all due respect to MVP, meron din sila mga basketball minds in the background, but in terms of yung in-approve na, at least sa local ano natin, si Gobal, pwedeng-pwede yan. Mahawak ng ng impact kahit pa paano si Gobal. Boss, saan yung may online school? Sa iba yung boss doon? Sa iyo, boss doon. Sa akin ba? Online. Oo. Sa iyo. Anyway, sabi nitong si Ernie Accessor, sana meron din pong Zoom in interview sa Executive of the Year Al Francis Chua kung ano na pag-usapan sa meeting between SBP and it. Boss, pwede ba nating i-work out ito, Boss Dodo? Pwede ba nating i-work out itong interview with Al Francis? Hopefully, oh. But alam mo naman sa pagdating sa mga ganyan, mga sinabi na may ano dyan, sinabi ng Susie dyan. So, Jerry. Para sa Zoom in, no? I think that would be a good thing. Pero pwede siguro tayo na mag-interview doon, di ba? Na doon sa kahit sa arena na, di ba? Anyway, sige, try ko rin tumulong, boss. Gusto mo ako na mag-interview eh. Okay na sa'yo, boss?
Tropa. Okay, parting shot na muna tayo. Salamat po sa mga nag-participate sa ating program. Sabi nga ni Samuel Salvacion, si Coach Nenad, parang Coach Tab din eh. Aside sa pagiging bald, pati sa style. Pag nakatalikod nga po yung dalawa na yan, hindi nyo alam kung sino eh. Di ba? Hindi nyo alam kung sino yung who is who. Sir Snow, is there a possibility na ma-draft si Kai Soto sa darating na 2022 NBA draft? Kasi ito kaya i-topic natin next week. No? Mm-hmm. Kai Soto. Di ba? Hindi, pero ano na, di ba? Kailan ba? Friday? Ah, tama. Oh. Yeah. Di ba? Next week may ating draft eh. Ben, kailan ang draft? Friday na, di ba? I think it's on Friday. Oo nga, this week to, no, boss? Oo nga pala, no, this week na to. Sa 24, sa June 24. Wala, as in, sa araw na. Sa araw na to, boss. Okay, anyway. So, siguro itakal natin yan, ano? Boss, ano, gawa ka ng ano? Jam, gawa ka naman ng story about, ano ha, about Kai Soto. No, boss, do, di ba? Gawa na lang tayo ng feature. Nilalabas po namin sa YouTube channel namin. O, ito, basa muna tayo ng message. Fan mail! O, pwede ko kayo magpadala ng fan mail sa amin, ha? Sa spin.ph, sa comment sa ano lang natin. Boss, do, may online school ka. Pwede ko kayo doon sa ano namin, sa fan mail, message ko kayo doon sa messenger namin, ha? Okay, basahin ko itong kay Kian. I've been a Gilas fans a fan ever since the 2014 Asia Cup. I was 6 years old back then. Oh, bata pa to. And then I stayed up late for Gilas games. Chot Reyes was a good coach for Gilas, but as of today, he is still a good coach, but other coaches has overtaken him. No changes to his style of play. I'm no one to judge him because I am not a coach. That has already proved he is a... I'm not a coach. He has already proven his worth as a good coach. Okay, my point is, Coach Chot Reyes is a good coach, but is he really the best choice? In my honest opinion, no. So please consider replacing him. Sabi ni Kian, bata ito boss. So 2014, 6 years old siya, plus 8, 14 lang ito. Di ba boss? Pero nauunawaan niya yung kanyang Philippine basketball. Yeah. No? So, which is good. No? Which is good. So Thursday po ang draft ha, sa 24 yan, 23 sa Amerika. Mm-hmm. Okay, saan gaganapin ito? Sa, I think sa Barclays Center, sa Brooklyn, no? Yeah. New York! Anyway, parting shot na po tayo, mga kaibigan. Boss Dodo, unahin natin si Boss Ruben. Parting shot, Boss Ruben. Siguro, ang parting shot ko, I think, in order for Gilas to go places, I think we need a full-time coach. History has proven that Coach Chot during 2014 was the coach during the World Cup. Wala siyang hinawakan na team, if I'm not mistaken, no, boss? Yes. I think he was the full-time coach back then. And Coach Tab, when he handled yung first, ano niya, no, first tour of duty niya as Gilas coach, he was also a full-time coach. And during the success of, yung recent success ng Gilas, nung FIBA World Cup, or sorry, FIBA Asia Cup and FIBA OQT, Coach Tab was already the coach of Ateneo, pero wala pang UAAP nun. So, his focus was fully on Gilas at that time dahil wala pang UAAP nun at pandemic. So, I think Coach Nena does that quality to be the full-time coach, if ever. I think maganda rin na makonsider din siya as maybe the head coach. Maybe persons such as Coach Tab and Coach Chot, dahil meron na silang trabaho sa domestic league natin, could be considered as a, ano, maybe project director or something like that. But doon sa tanong natin, I think pwede natin i-consider si Coach Nenad as a coach moving forward. But I think for me, sa panahon ngayon, medyo too late na dahil marami tayong pinaghahandaan, Asia Cup and World Cup. Baka mangyari, back to zero na naman pag magkaroon ng changes. So, I think Coach Nenad should be considered, but perhaps, siguro after the World Cup na. Okay. Napakagandang punto nito si Boss Ruben, no? So, ando doon na talaga immediacy. Anyway, parting set tayo ni Boss Dodo, Boss? Ako, Snow, I realized the SBP was in a very difficult position after yung ano, after yung nangyari kay Tab, after yung nangyari kay Chot, di ba? Tab nung ano nung mag-resign siya and Coach Chot after yung SEA Games loss sa Indonesia, di ba? So that really placed the SBP in a very very difficult position, di ba? Kasi where do you go to? Babalik ka ba kay Tab? Do you retain Chot, di ba? In that dilemma,
biglang ano, parang kumbaga alam mo yung parang may nagbukas na nagbukas yung mga clouds at nakita natin just last weekend yung why not ano, the possibility of why not Nenad, di ba? Why not Nenad na siguro nga sabi nga ni Ben kanina parang a good middle ground, di ba? Amid this confusion sa SBP na di alam kung anong direction, then maybe I believe Nenad is a very very ideal choice right now given the circumstances sa SBP. Kasi one, he spent time with the SBP program, so hindi na siya bago, di ba? Number two, he has links to both Coach Chot and Coach Tab, so that makes him acceptable. And number three, I think there's no disputing yung capability ni Coach Nenad as a coach, di ba? Imagine someone who has already coached the New Zealand national team, already coached an Italian team, already coached in Europe, di ba? At age, what, late mid-50s, di ba? So, para tayong ano eh, para tayong suddenly a light shown in the ano, di ba? At the end of the tunnel, di ba? So, I think it's time to over the last few months, mga tentative moves ng SBP. I think they shouldn't waste time doing this, di ba? Kasi right now much as I respect Coach Shot, feeling ko naging untenable niya yung position niya when it comes to the Gilas job, di ba? And I believe with the recent SMB MVP getting closer, I believe mas lumabo yung pagbalik ni Tab. So why not Nenad? I think Nenad right now, Coach Nenad right now is a very very good option for Gilas, and I hope and the SBP acts swiftly and appoints him now. Thank you. So, salamat, boss. Ako, siguro, parting shot ko dito is that at this juncture na nakikita natin na SBP is so silent, no? Talagang tikumang kanila pong bibig. They're not even answering questions about sino talaga magko-coach or why they're still keeping itong si Coach Chotres and even his son, no, sa helm ng dalawang Gilas teams natin. Ang tingin ko dito is nasa transition na yung SBP natin. And I won't be surprised if one day, bigla pong may big announcement that kaboom! SMC now in charge of the SBP. No, hindi po ako magugulat pag nangyari yan. Kasi kumbaga parang ho ngayon, nililinis na lang po ng MVP group yung kanila pong mga obligasyon eh. No, kumbaga siguro right after the 2023 FIBA World Cup, no, doon na ho magkakaroon ng pagpapalit ng liderato. And siguro it's going to be a wind of change para po sa Philippine basketball. Kasi since 2011, ganun ho yung kampanya natin eh. Ang ganda na ng 2011, ginalaw, binago, binalik sa dati, bumagsak. And then medyo gumanda na naman ulit with Chot, no? Aminan natin, gumanda tayo with Chot. Kasi eventually, nagpalit na naman ng leadership, di ba? Bumagsak, umangat na naman tayo with Tab, tapos nagpalit na naman ng leadership. Eto na, lumagap ako tayo at our lowest, na? Na wala po sa atin yung ating SEA Games gold, no, which we have been dominating for the last 33 years. So ako, I won't be surprised, no, if darating po yung araw, and a lot of people are telling me that the SMC group has already accepted the challenge, no, to spearhead ito pong SBP in the near future. No, yun nga lang, siguro hindi pa ho nila ina-announce yan. It's because committed pa, gumasda na ng malaki ito pong MVP group sa preparation and hosting ng ating 2023 World Cup. And knowing Boss RSA, close ho kami ha, at some point, kilala ko yan, ayaw niyang i-overshadow yung mga tao na nag-prepare at naghanda at nagpakahirap para sa isang major spectacle. At 2023 po yan, World Cup po yan, mag-welcome ho tayo dito ng pinakamalalaking mga basketball team. So yun nga po ang sinasabi ko sa inyo. And tama yung sinabi ni Boss Dodo kanina, right after the World Cup, right after na magampanan ng SBP yung kanila pong huling hirit, no, ng MVP group sa SBP, no, it's time to make a change. Let's start from scratch, no. Let's try to evaluate yung iba pang mga aspect na hindi ho natin nagagawa. Pag-aralan ho natin yung lahat ng mga bagay na makakabuti para po sa Philippine basketball. Yung mga ginawa ho natin from 2007 na pumasok po yung MVP group sa SBP hanggang ngayon pong 2022-2023, erase natin yan. Gawa ho tayo ng bago. Di ba?
it's about time na subukan naman natin yung iba. Subukan naman natin ho yung siguro kumuha ho tayo ng mga coaches na talagang itatalaga dyan at tatagal na ho sa ating programa. Yan ho yung lagi kong sinasabi. No, at sabi ko nga po, no, tama na yung mga Pilipino. Kasi, di ba, stagnant na tayo eh. Whether we like it or not, pang-PBA lang po talaga tayo eh. Di ba, world-class, globalized na ang basketball. Kahit ho yung mga kapatid natin na nasyon sa Southeast Asia, nagpapalakas at nagpapalaga na po ng kanilang programa. Maiiwan ho tayo. No, kung paano ho tayo naiwan from the 1950s na dominant tayo sa Asia sa basketball, mangyayari ho yan sa Southeast Asian region pag hindi po tayo naging handa sa globalisasyon. So sabi ko nga po, it's about time we welcome new foreign coaches. Napakaganda po ng dinala ng mga foreign coaches sa mga Pilipino. Kalimutan nyo, unahin nyo yung mga Pilipino, mawawalan ng trabaho. Mali po yan. No, isipin ninyo, ang dami hong naibigay sa ating maganda ng Ron Jacobs, ng Tim Cohn, di ba? Ng Tab Baldwin, ng, eto, Nenad, maganda ho yung ipinakikita. So, meaning to say, no, kung bumuksan lang ho natin yung mga pinto natin sa mga foreign coaches, napakadami pa ho natin po pwedeng makilala na talagang makakatulong po sa ating programa. Okay? And yun nga lang, sana, pag may dumating ho tayong foreign coach dito na magandang ipinakikita, let's leave him alone. Ibigay ho natin sa kanya yung programa. Hayaan ho natin siyang magpatupad at magpalakad ng gilas natin. Kaya nga natin siya pinili eh. Nakikita natin siya yung pinaka-qualified. Pabayaan natin siya. Tayo po na mga nasa opisyales, tayo po na ang alam lamang magpatakbo ng kuryente, di ba magpatakbo ng pagbibir, manahimik po tayo. Hayaan po natin yung basketball coach. Hayaan po natin kung sino man yung itatalaga natin na masunod sa kung sino mga player na dadali niya, sino mga coaches na nailalagay niya doon po sa kanyang pool. Pabayaan po natin yung coach na ia-appoint natin. Naglagay ho tayo ng turuman, sana pinabayaan natin ng 2011. Natuto na sana tayo doon. Sa 2024, pag nagpasok tayo ng bagong foreign coach, pabayaan natin sila. Huwag nating pakialaman. Huwag tayong pumapel. Kung may achievement sila, para sa bansa yon. Para rin sa SBP, huwag na kayong pumapel. Tapos na ang puso, wala nang puso, okay? Utak naman, utak at puso. Yun lang po. Anyway, so yun lang, boss do. So, magpapasalamat po kami for sharing your moment with us, no? Your time with us. At ako po'y tatakbo na ulit sa ating cycling coverage. Sa ngalan po ng ating mga katropa sa Summit Media, Spin.ph, si Mr. John Mariano na all alone, solong-solo po na tayo ginagabayan. At siyempre, Boss Robert Terrado, Boss Dodo Katakutan, at Ma'am Liza Gokong Wei Cheng. Ako po ang inyong lingkod, kamukha lang ni Aga Mulak, pero Snowbado po ang pangalan. Bye-bye! See you next week! Bye! Bye!